Good evening sa ating lahat. Happy Tuesday, mga people. So, Tuesday, break time. Wala, tapos na ang aking gawaing spiritual. Kaya nagbablogs tayo dito sa mga personal kong gamit, mga people. Kumusta po tayo, mga people? Good morning, good evening. Masyado maingay ang aking cellphone. Sa mga baguhan dyan, paklik sa bell at pakisubscribe, mga people. Panoorin mula umpisa hanggang matapos ang aking video para marami kayong matutunan at marami kayong iba't ibang makikita ninyo sa ating mga agimat. Huwag nyo po skip ang aking ads, people. Welcome back. Welcome back to our channel, people. To my channel pala. Welcome back to my channel. Isa-isahin natin yung ipakita ang aking mga personal na gamit. Pero hindi pa po ito, kumbaga 1/4 pa lang ito sa mga gamit ko na nakatago at kinokolekta ko. Dahil para sa akin, ito ay nakakagaan ng loob, mga people. Una natin pakita ang Raja Kayo. Kumbaga mapansin nyo dito na puro Raja Kayo tayo. Yan. Raja Kayong pulahan, may cross din sa gitna para din siyang sinukuan, people. Kakaiba rin po ito. Ito, sinukuan. Ay, Raja Kayong pulahan. Kung mapapansin mo yan. Pag tiningnan mo dito sa likod, iba, no? Yan. Tatlong butas sa harap. Makikita mo ganyan. Pero pag tiningnan mo dito sa kabila, ganun lang siya, people. Kumbaga, parang magic, no? Kaya itinabi ko yan kasi kakaiba. So, eto naman ang Raja Kayong dilawan, yung lagpasan ng ilaw, no? Yan, ilagay ko. So, pareho sila, pero iba lang, kulay. Eto naman, tres pico na Raja Kayong, pulahan din to, people, na mayroong butas. Hindi sinadya yan. Ito, wala, libon yan. Eto naman, isa. Nasa akin din ang tatlo nito at dalawa. Kung saan nakalagay yun, nasa baba yata. Sa baba yung aking mga Raja Kayo, sunod-sunod ang butas. Walang butas. Ayan, walang butas. Ito, wala itong butas. Tapos nagkaroon ng butas. Tapos nagkaroon ng tatlong butas. Ayan, people. Alam nyo, people, napakaganda at mahiwaga daw. Pero totoo naman na ang kahoy, pagkahinati mo sa gitna at nagkaroon ng butas, na hindi sinasadya. Tingnan yung butas nito, napakaganda, people, pagkagawa, oh. Pagkagawa ng, hindi namin alam kung ano, insekto ba ang gumawa nito. No, oh, yan, oh. Napakaganda po. Hindi yan gawa ng tao, people. Kalikasan ang may gawa niyan, kaya nabutas yan. Alam mo, napakaganda niya. So, mahiwaga yan at kakaiba. So, dito naman tayo sa pure Raja Kayong pulahan. Yan. Alam nyo ba ito, pagkaunang una mo itong nilagari, makikita mo siya lagpasan ng ilaw. Pero pag tumagal, people, nawawala din yung ilaw niya. Tapos, ito naman, people, papapansin mo to kahit kulayan mo to, mananatili ang cross na yan. Hindi makukulayan. Kumbaga, steady siya. Tuloy-tuloy ang kulay niya na cross. Kahit takpan mo yan ng mga varnish, mananatili pa rin siya. No? Nagpapakita pa rin siya ng liwanag. Nagpapakita pa rin yung crosses niya. Mahiwaga po yan, people. Napaka lakas ang gamit ng Raja Kayo, people. Hindi natin alam, kadalasan sa iba, alam naman natin, people, na ang Raja Kayo ay Thailand, Malaysia, at sa ibang bansa lang matatagpuan yan. Dito sa atin, sabihin ko na lang po sa inyo na natagpuan namin yung Raja Kayo na yan. At pinakita ko naman din talaga sa inyo, sa vlogs, ang pagkuha namin ng mga kahoy na kakaiba, kalikasan. No? So, meron din tayong isang mata na tres pico na bao. Yan. Ito naman, Raja Kayo din to, people, pinagawa ko. Yan.
No, Rajakayo 'yan na dilawan. Ginagawa natin kay Kabencho. Ito naman libon 'yan, libon na bao. Ang karga niyan ay mga mutya. At ito ang isang bago nating yung bell na Saint Benedict. Natunog 'yan. Tining pati yung boses niya. Napakaganda niya, kaya in-order ko talaga to. Saint Benedict na bell. Ganda na pagka guhit buo. Pero may bell siya. Dinig mo? Eh, kasi bukas. Kung may tama ka, sakit sa tainga ang bell na to. Maliit lang yan, pero matining yun. Nakakatanggal ng ano yan, mga negative energy. Ito rin, ang karga nito people ay mutya. Libon yan, pero mutya ang laman yan. Puro mutya, kalikasan. Ang aking Santo Ninyong Tulog. No, Santo Ninyong Tulog na mahiwaga, rare yan people. Dalawa yan. Ito naman, bao yan na ginuhitan natin ng Saint Benedict. Binili rin natin yan. At ito, Radya Kayong Dilawan na may anim na pakpak na angel. Ganda, no? Tapos ang ating medallion. Medallion na baliktaran. Ito daw, ito ang kadalas hinahanap ng mga agimatero people, kasi baliktaran. Hindi ka talaga nito tabla. Santo Ninyong Pula na Santo Ninyong Tansong Pula sa Gayuma, Pampaswerte. At ito naman ay libon na kawayan people. Mga gamit ko to na nilagyan natin ng Saint Benedict. Ito po ay bigay sa atin ng mahiwaga. Pinalimusan ko to sa mahiwaga natin, kaibigan. Matagal na ng panahon. Ito ang libon na kawayan. Alam niyo po ba ang libon na kawayan ay mahiwaga yan? Dahil yan po ay nagbibigay ng lakas at sipag. Pagka may karga ka nitong libon people, hindi ka napapagod. Subok ko na po yan. Ito lang ang ginamit ko. Kung mapapansin ninyo ako, nagmi-mission sa dami kong ginagawang gawain sa buhay. Nagmi-mission sa kabundukan, karagatan, kailugan. Maaring sa isang araw nasa dagat ako. Maaring sa isang araw nagmi-mission ako sa ilog. Maaring isang araw nagmi-mission ako sa bundok. At pag-uwi, sa una, sa umaga, ang gawain ko ay gawaing bahay. Tapos pagka-mission, pag-utos ng mission, pupunta ako sa ilog or dagat or kabundukan. Tapos pag-uwi, magre-ritual pa. Pag-uwi, gagawa pa ako ng mga pampaswerte, gayuma, protection, at magla-live pa at magpo-post pa. So, diba? Tapos magpapakain pa ng manok, maglalagay pa ng tubig sa manok. I-check ko pa yung mga alaga ko, i-check ko pa dito. Tapos pupunta pa ako sa tindahan para titingnan kung okay ba ang gawa ng anak ko doon sa tindahan. O di ba, kung gaano kapagod ang aming ginagawa, lobat na lobat ang katawan ko niyan people, pero naobserbahan namin na ang karga lang namin ay libon na kawayan. Ito lang. Sabi ko, nung wala ang libon ng kawayan sa katawan ko, ang bilis ko malobat. Ang bilis mapagod ng katawan ko. Pero nung ginamit namin to, na libon ng kawayan people, diyan namin naobserbahan na ang tibay mo at ang lakas mo, parang wala kang kapaguran, no? Ang libon na kawayan. Tunay po yan people, kasi experience ko yan ngayon, no? Yan, libon kawayan. Ito naman, ang mutya ng alimango. Ang mutya ng alimango, poder, protection. Mabisa yan, automatic general round yan. So kung mapapansin ninyo people, ang aking mga gamit ay simple lamang pero malalakas ang taglay ng mga yan people. So paano people, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.
at nag-share ako ng ating mga agimat. Naway nakakatulong sa inyo. Tandaan ninyo, people, ang mga agimat at proteksyon natin sa katawan ay makakatulong po yan sa atin. Alagaan at mahalin ninyo ang inyong mga gamit dahil yan ang magsisilbing sasalba sa inyong buhay. Kung wala yan, hindi kayo masasalba. Kung may palipad hangin or may tigal po or may kulam or may barang, no, at marami pang iba. O laygay o ano ba yan, o ano bang klaseng palipad hangin, barang, kulam, machetara, mga matataas na antas, lason. So yan ang lagi kong payo sa inyo, people. Huwag niyo ikahiya na makita o magkarga o magsuot o magbracelet kayo ng mga protection. Dahil yan ang mga protection ninyo sa atin lahat ng mga ganitong agimat, people. Yan ang magsisilbing tutulong sa'yo na ikaw ay hahaba pang buhay. Kaya kung ikaw naman ay maarte at ayaw mo ipakita na may karga ka sa katawan, pwede mo namang ilagay sa bulsa sa loob ng damitan mo or ihabak mo sa bewang mo para protektado ka. Kailan ka magsusuot ng iyong mga proteksyon? Kung meron ka ng tama, kung nag-uugod-ugod ka na, diba? Kahit ugod-ugod ka na, people, at kung kakarga ka ng protection sa katawan, malabo na yan tatalab sa katawan mo, no? Kaya pakiusap, kung ikaw ay gusto mo bang humabang buhay at protektado ka sa lahat ng oras, kahit kanino ka kukuha ng protection sa iyong katawan, basta safe at alam mong legit ang taong kinukuhaan mo, ha? Para naman, ano ka, eh, kung bibili ka lang sa mga stores, tindahan, sa tabi-tabi, pwede naman, pero buhayin mo yan. Dahil ang mga nagtitinda sa tabi-tabi, hindi po nila yan binubuhay, people. At wala pong lakas yan, kapangyarihan. Kahit naman ako, bibili ako sa tabi-tabi, sa Quiapo, sa Banahaw, pero binubuhay ko na rin yan. Dinadaan ko na yan sa buhay. Bubuhayin na natin at basbasan. Ganyan po, people. O paano, people? Maraming salamat. Medyo mahaba ng ating vlogs. Baka magsawa na naman kayo sa panunod. Ang ating channel ay more in spiritual at marami kayong matutunan sa nakababalaghan. Sa susunod muli, people, God bless. Medyo pagod lang ako dahil maraming ginagawa. Ritual, gawaing bahay, etc. Bye muna.